So, paano tayo mag-i-intro? Hello? Lagay mo na yung clip. Maganda yung clip, ha, guys. Pagkalagay ni Chino na clip, pagsisimula na tayo. Greetings in the name of reason. Greetings in... Pagbati sa ngalan ng katwiran. Pagbati sa ngalan ng katwiran, ating mga kapulong. Pagbati sa ngalan. Anong? 5, 4, 3, 2. Ayoko! Hindi ko alam bahala magsisimula. Pero ayun. Hello po sa lahat. Wag mo na ako! Okay, game. Bloopers. Para chismisa. Go, Chong. Simula pa lang naman ng bloopers na. Pero ayun. Hello po sa... Hi. Wait lang, ako magbibilang. So, hello sa mga mananood namin dito sa aming current project na ginagawa. First of all, I would like to introduce myself. Ako nga pala si Charles from the University of Santo Tomas, taking up Bachelor's Arts major in Philosophy. And we have here Faye, China, and Zeus as well. Guys. Hi. Hi. So guys, okay naman, pakilala kayo. Hello, guys. Hi. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo kahit madami tayong pinagdadaanan ngayon at sana safe pa rin kayo kasama mga pamilya, no? Siyempre, ipapakilala muna ako pala. Zayu Suazo nga pala. Ayan, sa klase ko yun si Charles from the University of Santo Tomas din. Philo student din. Sana ma-feel niya na mukha akong field student habang nagsasulito ako dito, no? And ayun lang naman, na 20 years of age and patuloy na lumalaban kahit nahihirapan. Numbers, yeah. Is di mo bibigay. Wag na. Joke lang. Ako sanad. Uy, baka may magalit. Joke lang. Sino sanad? Go China. Hi, I'm China Patricia Manantil. Kabatch ko silang lahat sa philosophy. Also from University of Santo Tomas. Tapos yun. Masarap mag-philosophy and we wanna make use of this time para naman kahit papano makapag-usap-usap about philosophy dahil wala namang limitasyon yung pamimilosophia. Kaya yun. Thank you. Hi. Ako si Faye Cruz. Batchmates ko rin sila, China, Charles, and Zeus. Pero sa kabilang block ako. Pero we're friends. Also from the University of Santo Tomas. And we would like to welcome you to this informal discussion on philosophy o filosofiya sa Filipino. Para kahit papano, ma-introduce din namin sa inyo kung ano nga ba ang filosofiya. So, Charles? Thank you everyone sa pagsama sa akin dito sa project na ginawa. So, ang ano bang tawag natin dito sa group natin, di ba? So we decided to call it Pulong-Isip Online Edition. So, kung magtataka kayo, bakit Pulong-Isip? Faye, pwede mo ba kami bigyan ng konting background kung ano ang Pulong-Isip? Sabi ko na nga ba madadawit ako dito eh. Well, naisip na, actually, ano lang, pinagkwekwentuhan lang namin nila Charles dati na kaya siya tinawag na Pulong-Isip kasi dati, merong mga Filipino na philosopher. Sila Kito, sila Timbresa, Mercado, Abulad, ganyan. Mga Filipino philosopher na gumawa ng ganitong grupo, Pulong-Isip. O kaya sa English, Meeting of Minds. Dito natin makikita ang isang espasyo. Pwede natin siyang sabihin, isang espasyo ng pagtatalaban ng isip, ng mga ideya, pagbabahagi ng mga kuro-kuro, pagmumuni, pagninilay tungkol sa iba't ibang paksain na nakapaloob sa filosofiya. Kaya dahil nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, naisip namin na why not magkaroon ng online edition nito.
informal din naman, hindi naman sobrang formal o akademiko ang hangarin ng initiative na to, ng proyektong ito. Pero sana kahit papaano makapag-ambag din kami at mapukaw namin ng attention nyo kahit papaano. Yeah, thank you, Faye. Actually, kaya ko rin siya ginawa kasi, well, as I, unang-una sa lahat, syempre, gusto natin i-promote yung philosophy as a course, as a discipline. So talaga yung inisip namin na target audience is, well, senior high school. Kasi sila yung magde-decide ng courses na iti-take nila in 1 or 2 years or even sa mga grade 10 na pipili between STEM, UMS, or ABM. Well, if mapapanood nyo to, go with UMS and kung may calling kayo sa philosophy, go with it. So, ayun nga. Gusto rin namin kasi na tanggalin yung prejudice na philosophy is always academic, ganun. Tsaka pag sinabing philosophy nga, di ba? Parang, ayun. Philosophy, di ba? Parang, pag kayo guys, pag narinig yung philosophy, ako nung narinig yung philosophy dati, ano ba yun? May ganun ba? Ano ba ang bag na sa lipunan? Parang ganun. Di ba yung mga common misconception? Or minsan kapag may high regard na sa philosophy, parang, oh, pumatatalino yan eh. Pero hindi naman. Tignan nyo ako. Oy, grabe naman I think this project would really help especially senior high school students and junior high school students to choose or to be introduced into a new field. Kasi personally, hindi naman ako, hindi ko talaga alam yung course, may course pa lang philosophy during high school. And during senior high, dun lang ako na-introduce dun sa minor subject namin na philosophy. And aaminin ko na kahit yung brief background ng philosophy doon, parang hindi ko nakuha yung essence ng philosophy kasi magbibigay lang sila ng definition ng philosophers and that's it. Parang wala ka talagang makuhang diwa. Kumbaga, hindi naman kasi nasusukat yung talino natin, yung kaalaman natin sa kakayahan nating magbigay ng definition sa isang bagay. Although part yun, pero kung hindi mo naman naiintindihan, di ba? Kung hindi mo isinasa puso, parang wala din siyang silbi, lalo na kung hindi mo siya magagamit sa buhay mo. Hindi tayo pwedeng puro definition lang. Kaya maganda ding proyekto ito. And tingin ko, nagsimula din ito. Isa sa mga dahilan na ginawa ni Charles to is, may isa kaming professor last year, nung first year kami, na si Doc Aguas, he wanted us to organize a univ-wide organizations in UST. Not just for philosophy majors, but for all students of UST who wants to take part in philosophizing. Kasi hindi naman natin pwedeng limitahan yung philosophy just for the philosophy majors, di ba? Lahat naman tayo may kakayahang mamilosopi and lahat tayo, madami akong kakilala personally na interesado sa filosofiya kahit taga College of Science sila, taga engineering sila, accountancy. So, it would be really helpful for everyone, I guess. Yeah, tsaka para rin makapasok siya sa sa diwa ng mga tao sa ating bansa. Kasi kung mapapansin mo yung mga, let's say, parang bata pa lang, parang may, kadalasan may idea na sila na, ay, gusto ko maging doktor, gusto ko maging piloto, gusto ko maging engineer. Kasi, hindi naman sa pero talagang marami na yung kumukuha ng ganong course. Pero pag tumihin ka sa, parang pag ganun naman yung bata, gusto mo ba mag-philosophy? Parang tititigan ka na lang. Ano po yun? Ha? Parang ganun. Parang this would give you a new opportunity din kasi. Yun nga, hindi naman siya masyadong kilala eh. Kahit nga minsan, mismo yung parents natin, ha, may course palang philosophy, yung mga kamag-anak natin. So, paano sila magkakaroon ng freedom to choose talaga if limitado yung options nila na makikita nila, di ba? Yep. Kaya maganda din na ma-introduce to kasi malay natin may interesado pero hindi lang pala nila alam na nag-exist tong kurso na to, tong programa na to. Yep. Very ano. Siguro isa din kasi halimbawa, isang example na rin siguro na once na may mga tao na marinig na yung course na philosophy, yung mga tao pa rin na unang iisipin, magpapari ka? I mean, actually. Uy, may mag-aabogado ka? Oo, ganun. Parang nadilimit lang na, kasi madami nakakadam, subject, prerequisite siya sa seminaryo, bago ka mag-take ng theology. Pero hindi eh. Meron talagang course na philosophy na talaga na labas sa seminaryo na sabihin natin na
may civil approach. Kaya siguro para lang din siguro ma-break ito ng barrier na yung barrier na gano'n na kind of thinking. Kasi talagang mas maganda yung project na to, mas bibigyan natin yung lahat ng viewers natin, lahat ng mga tao na mas maging bukas pa sa kung ano ba talaga yung kalawakan na, na binibigay ng filosofiya. Yan. Yeah. Napakaganda ng Zeus. So, ayun nga guys. Itong ginawa namin project is very spontaneous lang siya. No script at all. Pero may flow kami na sinusunod, pero ayun, no script at all. Kasi yung idea nga na gusto namin is parang ito, ganito. Pag pinapanood nyo kami, kasama lang kayo sa discussion namin. Hindi yung ano, hindi yung nasa taas kami o kaya nasa baba kami. Kundi parang kapantay nyo kami. Parang mga katroba nila, kaya inuman, ganun. Na nag-uusap-usap tungkol sa mga bagay-bagay, tungkol sa mundo. At tinatanong yung mga katanungan na hindi masyadong natatanong. O kaya tinutuklas naman yung mga katanungan na bago. Ayun lang. So, may magdadagdag pa ba kayo? Yan, si Faye. Meron pa yan, for sure. Uy, okay na. Let's move on. Mahaba-haba pa ang ating usapan. Sabagay, okay, okay. So, dahil dyan, yung topic natin for today, or ang ating episode 1, yung pinakasimula, ang itatanong lang natin is, what is philosophy or ano ba ang filosofiya? So, ayun. Una, bago tayo mag-dive in dun sa what is philosophy, parang maganda muna na simulan natin na ano ba yung hindi filosofiya? Kasi, ayun nga, as we've mentioned earlier kanina, may mga misconceptions about philosophy, especially sa ating culture. Ano ba yung, kayo guys, ano ba yung hindi philosophy para sa inyo? Parang, ano yung na-establish na philosophy sa society natin na hindi naman talaga ayun yun? Ako, simulan ko na. Okay, go, Faye. Siguro, isa sa mga pinaka-mabigat na misconception tungkol sa filosofiya. Alam niyo yung naging negatibong konotasyon ng salitang filosopo sa lipunan natin? Na parang pag sinabihan kang filosopo, sumasagot ka ng pabalang o magaling kang magpaikot ng salita, ganyan. Pero kung titignan talaga natin ng filosofiya bilang isang larang, bilang isang disiplina, hindi ito paglalaro ng mga salita. O kaya hindi rin naman ito tinuturo na kung paano tayo sasagot ng pabalang o walang respeto sa ibang tao. Kaya kung ano man yung konsepto natin ngayon, yung negatibong konsepto ng filosopo sa lipunan, o kahit sa ano, sa kapwa na lang natin, labas siya. Naniniwala akong labas siya sa kung ano man talaga yung tinatawag nating filosofiya. No. Yun muna, I guess. Okay. Para sa akin naman, philosophy is not just about critical thinking, rational thinking. Kasi, napapansin ko na laging iniisip ng mga tao na kapag nasa disiplina ka ng philosophy or mag-aaral ka ng filosofiya, lagi nilang iniisip na nandun tayo sa ituktok ng tore. Parang ang nagiging conception kasi ng tao is yung thinking, lagi siyang rational thinking. Isa siguro sa pinaka natutunan ko about philosophy is hindi lang natin tinitignan yung aspeto ng rational na pag-iisip. Tinitigdan din natin yung irrational na pag-iisip. Hindi naman ibig sabihin ng irrational na pag-iisip, negatibo na ito. Kasi may mapupulot din tayong diwa dito eh. Isa to sa tingin kong pinakamagandang aspeto ng filosofiya. Wala tayong limitasyon dito. Yun yung misconception eh. Lagi yung filosofiya limitado sa logical thinking, critical thinking, di ba? Kaya nga, usually, tinitake siya ng mga first year college students sa lahat ng colleges. Critical thinking, logic. Pero tingin nila, philosophy is just about critical thinking. Di ba? Kaya feeling ko isa yun sa maling conception about philosophy. Kasi sa philosophy, kinahayaan tayo nitong magkaroon ng malayang pag-iisip, malayang pagtingin sa mga bagay-bagay. Kumbaga, ina-expose tayo nito sa realidad ng buhay. Hindi lang sa realidad ng buhay na physical, pwede ding sa aspektong
mental. Kasi madaming laman yung utak natin na hindi natin mailabas kasi limitado tayo nung paligid natin eh. Pero sa philosophy, very open siya. Bukas sa kahit anong pananaw. And yung pagiging isa sa pinakamagandang aspeto nito, yung pagiging bukas. Kasi although may talaban ng ideya, doon na bubuo yung diskurso eh. Hindi ka magagalit sa kausap mo kapag kinontra ka niya or may sinabi siyang iba sa mga ideya mo. Kasi doon tayo nakakakuha ng diwa, di ba? May exchange of thoughts. Mm-mm. And may mapupulo tayo sa isa't isa. Hindi lang siya one-sided. Ozeus. Ikaw. Kasi para madami pa rin ako naririnig na parang nakakatakot daw yung course na philosophy. Nakakatakot daw yung salitang filosofiya o philosophy. Maybe dahil siguro, of course, siguro given na mahirap daw talaga yung course. Pero hindi lang yun eh. Parang may mga tao na once na sinabi na ito yung kinag-aaralan ko, parang nakakatakot na kausapin daw yung tao na yun. Parang, baka kasi kung ano-ano sabihin yan eh. Baka kasi, hindi ako maka-keep up eh. Nakakatakot eh. So, hayaan ko na lang. Parang, kumbaga, single out na lang siya sa loob ng isang kwarto. Pero siguro, hindi mas binibigyan natin ng nakakulong na aspeto yung philosophy kapag patuloy natin nakatatakutan kung ano yung kaya katuloy yung sinasabi ko nina, yung kalawakan na binibigay ng filosofiya. Siguro, isa pang halimbawa, syempre hindi ko nasasabihin kung sino nagsabi sa akin ito. Kung nagsabi sa akin, parang, so anong gagawin nyo pagkatapos niyan sa future? Parang, may trabaho ka ba? May trabaho ka ba? May pera ba dyan? Ganun? Buti sana kung ganyan lang tapos yung ano. Buti sana kung ganyan lang yung sasabihin niya, no? Pero parang sinabi niya sa akin, anong gagawin niyo sa future, sa hinaharap? Mag-iisip lang ba kayo? Wala pa yung gagawin kundi mag-isip na mag-isip. Ako, ang nai-reply ko lang siguro ng time na yon. Oo, pero sinabi ko din na anong masama kung patuloy kami mag-iisip, di ba? May masama bang makukuha doon? O meron bang magandang bunga na maaari pang maibigay namin para sa nasasakupan namin, di ba? So, yun siguro yung mga limitation, yung mga bagay na binibigay sa atin ng lipunan, o kaya siguro yung mga, sabihin natin, nagkakaroon din ng stigma. Kung para sa akin, hindi dapat ito katakutan at hindi dapat ito bigyan lamang ang definition na wala kang gagawin kundi puro mag-isip na parang hindi naman practical yun, di ba? Sabihin na yun, hindi naman practical dahil puro ka lang mag-iisip, baka hanggang sa mag-overthink ka na. Pero sa akin kasi, kung titingnan mo yung filosofiya kasi, ito lang din siguro yung magbibigay ng dahilan para sa mga bagay na practical, di ba? Kumbaga, bakit mo gagawin yung bagay na practical kung wala ka naman dahilan, kung wala ka naman sinasabi na pinaguhugutan, di ba? Kaya nga sinasabi nila na kahit masabihin na general education subject ito para sa iba, at least napapatunayan natin na pang general ito, pang universal, pang malawakan, di ba? Na hindi ka makakagalaw hanggat wala kang dahilan para gawin yung mga bagay na yon. Kaya siguro, yung isa sa mga paraan para maiwasan natin na nakakatakot ito o parang wala lang tayong ginawa kundi mag-isip. Pero walang masama dun eh. At wala sigurong mangyayari pang masama sa mga sinusunod. So, sa mga susunod na araw. Siguro mapapasok na natin dyan yung kahalagahan ng pagtatanong. Kasi nagsisimula naman lahat sa pagtatanong. Kung titignan din naman natin kasi yung kasaysayan, kung paano nagsimula yung siyensya, yung matematika, di ba? I mean, kung titingin tayo sa kasaysayan, makikita natin na nagsimula lahat sila sa pagtatanong at walang masama dito. Nagkataon na lang na sa panahon ngayon, marami nang nasagot. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka nang pwede pang itanong. Kasi madami pang tinatago ang mundo eh. Madami pang kayang gawin ang tao. At bakit natin ito lilimitahan, di ba? Actually, ayun yung gusto kong sabihin na yung isang misconception na
nakikita ko tungkol sa philosophy is may mabibigay na, laging may mabibigay na sagot yung philosophy. Ano to? Lately ko lang siya na-realize. Kasi, nung senior high school kami, shoutout sa mga batchmates ko. Nung senior high school kami, pag may mga pinapagawang reflection paper sa amin about sa certain topic, parang, ito ba yung, parang, may, syempre may mga mag-upload sa'yo na, ito ba yung tamang sagot? Ito ba yung tamang sagot? Ganito ba dapat? Parang, sa akin, nung nasa college na ako, after 2 years, doon ko natutunan na hindi pala mahalaga yung sagot. I mean, mahalaga yung sagot, pero mas may mabigat na halaga yung pagtatanong. Kasi doon sa pagtatanong na yun, yung sagot na nakukuha mo ay hindi lang base sa kung anong sinabi nila. Kumbaga, nababase, may nabibigay kayo, may naaambag ka sa pag-iisip. Parang doon mo nare-realize na, alam, may kapakanan pala ako mag-isip. Diba? Hindi lang yung isip na, bastang isip na nabasa ko to, naintindihan ko. Ganun na. Hindi siya yung ganun. Hindi yung philosophy na kapag binasa mo, automatic, maunawaan mo siya. Kailangan dun sa pagbabasa mo, sa pagtuklas mo sa filosofiya, kailangan magtatanong ka rin. Kasi ayun yung mahalaga talaga. Tulad ng sabi ni Sheena, nagsimula naman talaga yung sensya, matematika, sa pagtatanong. Hindi dapat natin kinukulong yung sarili natin sa mga kasagutan na nandyan na sa realidad natin. Dapat lagi natin siyang babasagin. Kasi, ayun, there's more than what we think. There's more than the answers na meron sa mundo ngayon. And ayun yung kagandaan sa lang philosophy. Dagdag ko lang din. Na yun nga, yung sa sinabi ni Zeus, ni China, ni Charles, na yun nga, yung pagtatanong, pagtataka, likas na pagtataka ng tao sa mga bagay sa paligid niya, sa nangyayari sa buhay niya, ganyan. Ganun, nakaugat lagi yan palagi. Nakaugat palagi yan sa pag-iisip. Tapos, sige, magkukuta ako ngayon, pero konti lang naman. Sabi ng isang napakagaling na philosopher, delikadong bisyo daw ang hindi pag-iisip. Sino yan? At kung sabihin na nating practical ang filosofiya dahil inuudyokan tayo nitong palaging mag-isip, pwede nating sabihin na, pwede nating itanong, paano pag hindi na nag-isip ang tao? Tao po ba siya? Dejo ko lang. Paano pag hindi na nag-isip ang tao? Mababara na tayo sa automatic. Kahit kailan hindi dapat nababara ang tao sa automatic. Kaya mahalagang pag-iisip. At delikadong bisyo ang hindi pag-iisip. Tama. Well, kung magdadagdag lang din ako ng misconception, I think hindi lang to sa philosophy, kundi generally sa mga humanities courses. Basta yun. Parang, kasi yung tingin na natin sa edukasyon, hindi ko sa nila lahat, pero based on my observation, yung tingin kasi ng edukasyon, ng Pilipinas sa edukasyon, especially sa mga nakakatanda, is yung college, equivalent siya lagi sa high pay. Dapat kung ano yung kukunin mo sa college, automatic yung dapat career, di ba? Dapat mataas yung kita dyan. Kasi, well, hindi mo naman masisisi kasi nagiging practical ang mga Pilipina na may bubuhay yung pamilya, kailangan makapagbayad, ganun. Pero, hindi rin naman sa ayun din yung isang dapat sirain na walang pera sa philosophy. Actually, hindi lang limitado ang filosofiya. Kung makakagraduate ka ng philosophy, hindi lang siya limitado sa pagiging pare tulad ng sinabi ni Zeus or pagiging abogado tulad ng sinabi ni Faye. Maraming opportunity ang graduates ng philosophy. Actually, isa dun is pwede kang magturo, which is yung minamatahan naming apat. Tama ba? And marami talaga siya opportunity. May mga rin, tulad ng mga nakikwento ng mga prof namin, may mga nag-philo tapos nag-med after, which is akala niyo impossible, pero possible siya. Kasi hindi lang talaga kayo sa isang daan hinahanda ng philosophy, kundi sa napakaraming mga realidad na dapat pang tuklasin. So, sino ko magdadagdag? And siguro ang para sa akin, isa sa mga natutunan ko ngayong pandemic, and yun nga, since nagbabasa-basa rin naman ako kahit papaano, parang... Sana, joke lang. Since mayroon tayong external factors, for example, practicality, kailangan natin, syempre, sino ba namang may ayaw ng malaking kita after graduate? Kasi syempre, nagiging practical lang tayo, kailangan nating mabuhay. Tao tayo, kailangan natin ng tahanan, ng pantustos sa pamilya natin. Normal yun. Pero siguro, bilang tao, naniniwala ako na may kakayahan tayong
mag-transcend dun sa kultura na meron tayo ngayon. Kumbaga, yung kultura ng pagiging passive sa pag-iisip. Minsan kasi, linilimitahan tayo ng kultura na to upang tahakin yung gusto ng puso natin. Yun yung realidad eh. Parang sa akin, ang sabi sa akin, mag-law daw ako. Kasi, for sure, ang laki ng kita mo dyan pag-graduate mo. Pero, nagtatalo yung puso at isipan ko. Parang sinasabi ng puso ko, mag-philosophy ka, dun ka kasi masaya eh. Pero habang tumatanda, marirealize mo na hindi lang pera yung magpapasaya sa'yo. Alam mo yun? Mahirap mabuhay na hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi mo mahal yung ginagawa mo. Kasi kapag binuhos mo yung pagmamahal mo sa isang bagay, hindi ba parang doon natin makikita yung essence ng buhay? Kasi yung buhay naman, hindi lang siya about sa pera, sa fame, sa honor na makukuha mo. Kasi aminin natin, yung philosophy sa Pilipinas, hindi siya yung field na tinututukan ng mga tao. Kung titignan natin sa Europe, sa US, ini-interview yung mga philosophers, yung mga nakakagawa ng libro. Sa atin, kailan tayo nakakita ng philosopher na ini-interview sa Philippine television? Hindi. Parang, so, what is that? Parang yung humanities kasi, yung social sciences, hindi sila ganun ka binibigyan ng halaga sa lipunan. Pero, isa rin, naniniwala ako na bilang kabataan, bilang mga current na nag-aaral mula sa philosophy or other courses from humanities and social sciences, dapat baguhin natin to eh. Kasi tayo yung nandito ngayon. Ano yung maiaambag natin sa lipunan? Hindi kasi pwedeng kung ano yung inaral nila dati. Ganun lang yung gagawin natin eh. Kasi pwedeng may ambag pa tayo na pwedeng ma-recognize din tayo ng lipunan. And masyado pa namang maaga para mag-expect tayo mula sa mga sarili natin. Pero maganda ding practice na mag-isip tayo. And hindi lang yung pag-iisip eh. Actually, to share your knowledge to your fellow beings din. Kasi hindi din naman pwedeng sinasarili mo lang din yung mga kaalaman mo, di ba? Tulad na itong ginagawa natin, trinatry nating mag-share sa mga kapwa natin, estudyante, kahit hindi pa lubos yung kaalaman natin, just to inspire, I think. Tsaka makapag-lad, kasi, ayun nga, since hindi rin naman lahat nabibigyan ng opportunity na makapag-take up ng philo because of various reasons, I think, itong paggawa rin natin ng ganito is talagang at least nabibigyan natin ng insight yung mga future na pwedeng makakuha sa kung ano yung pwedeng i-offer ng course na philosophy, di ba? Tsaka, wait lang, sorry. Dagdag ko na. Andal-dal ko. Well, siguro naman aware kayo kay kung sino si Philosopher Dasha, di ba? Oo. Yan, di ba? Sa mga manonood namin. Siyempre, kailan natin si Philosopher Dasha mula dun sa nobela ni Rizal. Ayun nga, isa yung isang lately ko lang dito na-realize na. Kasi, di ba, tulad na sinabi ni Faye, may common misconception nga sa word na pilosopo. Kapag sinabi yung pilosopo, either, ayun nga, pabalang ka sumagot or literal kang sumasagot, which is salungat sa kung ano talaga ang isang pilosopo. Ang sa akin lang kasi, yung word na pilosopo, bukod dun sa pabalang, na ano siya, into someone na baliw, di ba? Lunatic, which is actually mali rin naman na paggamit. Kasi, kung titignan niyo rin, doon ko lang to na-realize nung binasa ko yung ano, yung article ni Dr. Demeterio. Yung pala. Oo, yung pag-revisit niya dun sa article niya kay Kito. Which is yung nagsasabi na, even way before Rizal used the word philosopher dun sa kanyang novel, talagang may misconception na siya yung ano, yung word na philosopher sa mga Pilipino. Parang natumba siya ng ano, erehe, yung mga ganun na ginagamit. Parang pantakot talaga. So, ayun, talagang nakaugat sa ano, sa isang cultural na problema yung ano, yung word na philosopher. And ayun yung gusto nga namin sanang baguhin na hindi ganun, hindi kami ganun mag-isip. I mean, yung kasi pag talaga pumasok ko sa philosophy tulad nga na sinabi namin, yung mga katanungan na hindi masyadong natatanong ay mapapasok. Kaya minsan kapag sinusubukan yung makipag-converse sa mga tao tungkol dun sa mga ganong tanong, parang may mga iniisip, bakit ka ganyan mag-isip?
Which is ano, kung people may find it weird, ano, take it as something as ano, take it something as positive na lang kasi nakikita mo na yung pag-iisip mo ay hindi lang basta nalilimitahan nga sa mga katanungan na naitanong na. Ayun lang. Any other I guys? I think yung sa connotation ng yung pilosopo, pwede kasi nating doon ipasok yung way ng pamimilosopiya ng Western tsaka ng Eastern. Kasi when it comes to Western philosophy, it is very dialectic. Makikita natin na yung mga ideya nagtatalaban talaga. Kumbaga doon natin nakukuha yung rational thinking eh. Para sa akin sa pagkakaalam ko, doon nagmula yun eh, yung pagiging rational mong mag-isip bilang tao, 'di ba? Yun yung difference natin when it comes to animals, yung capacity natin for rationality. Meanwhile, in Eastern philosophy, parang philosophy is embedded in the culture. And siguro makikita natin yan dun sa sinasabi natin na misconception about pilosopo. Kasi parang, di ba usually, ang nagsasabi sa atin, nung pilosopo ka na sumagot, pilosopo ka ba, is sa family. Based on my observation and experience. And siguro makikita natin doon na yung pamimilosopiya nating mga Filipino is makikita natin sa cultural na aspeto. Kasi sa pag-handle ng family, parang ganun, di ba? Kung papansinin mo kasi yung Eastern philosophy, Indian philosophy, Chinese philosophy, hindi siya papasok para sa akin dun sa standards na ino-offer ng Western philosophy. Kaya feeling ko maganda ding background yun for that connotation. Lalo na yung term mismo is very Western while yung konteksto natin, Eastern. Abangan ng ating mga susunod na episode para dyan. Susunod. Episode para lang sa filosofo, no? Okay, guys. Any other before we dive in on what really is philosophy? Or kung posible bang makapagbigay tayo ng isang clear na definition which is actually pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon. Teka, last na dagdag ko na lang siguro. Okay, go, Faye. Kakansyokan ko lang din yung discussion ni Charles kanina tungkol sa, yun nga, yung nabanggit nga ni Doc Hume sa kanyang article na tungkol nga kay Pilosopo Tasio. Sa historical na aspekto, makikita natin na kung nabasa nyo yung nobela ni Rizal, which I presume na nabasa nyo na rin dahil, di ba, high school goals, makikita nyo na si Pilosopo Tasio, outcast siya sa society. Kahit alam natin na may katwiran yung mga babala niya, mga sinasabi niya, nakita siyang outcast, baliw, ganyan. At siguro, pininta na rin ni Rizal yun dahil nga, di ba, sa historical na aspekto, sa kasaysayan natin, yung colonization natin, yung mga Filipino, di ba, dinala din ang pilosopiya dito mula sa ibang bansa. At nakita ng mga Filipino noon na yung pagmamalabis na mga praile, mga abuso, ganyan. Kaya rin siguro, nagkaroon ng ganung negatibong konotasyon ng ang pilosopo sa historical na aspekto dahil din doon sa daan-daang taon ng colonization. So, yun, naisip ko lang din, nalagdag ko lang din. Pwede na, Charles. Pwede na. Pwede na. So, yun. Ngayon, na-mention na natin yung iba't ibang misconception on what is philosophy. I think, oras na para mag-dive in tayo dun sa ano ba yung philosophy. So, guys,